Movie Recap Tagalog here. Ang kwento ay nagsimula nang makilala ni Lin Shuang ang kabit ng kanyang asawa na si Yang Yi sa isang restaurant. Para maunawaan kung paano ito nangyari at bakit sila nagkita, kailangang bumalik sa nakaraang 2 buwan kung saan si Lin Shuang ay isang masayang asawa at walang alalahaning may bahay. Tila perpekto ang kanyang buhay sa isang magarang mansyon, isang cute na anak na babae na naggangalang Kiao, at isang milyonaryong asawang si Wei Min na pinuno ng isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Sa kasamaang palad, walang perpekto sa buhay at hindi naiba ang kasong ito. Ang maganda nilang buhay mag-asawa ay nagsimulang magkalamat ng matagpuan ni Lin Shuang sa kanyang mga damit ang isang eksplosibong hikaw na pagmamay-ari ng sekretarya at kabit ng kanyang asawa. Nang maghanap siya sa internet, natagpuan ni Lin Shuang ang isang litrato ng isang babae na may magandang manicure, hawak ang mga hikaw na ito. Pagpunta sa opisina ng kanyang asawa, maingat na pinagmasdan ni Lin Shuang ang mga manicure ng lahat ng mga babaeng nagtatrabaho sa kumpanya, ngunit walang natagpuan na tugma dahil maagang umalis si Yang Yi sa trabaho. Sa kaunting imbestigasyon, nalaman ng babae na nagrehistro ang kanyang asawa ng isang hotel room sa pangalan niya. Kinaumagahan, pumunta si Lin Shuang sa klase ng yoga, kung saan aksidenteng nakilala niya si Yang Yi na may parehong manicure tulad ng nasa litrato. Sa halip na makipag-ugnayan sa kabit ng kanyang asawa, nakipagkita ang babae sa kanyang matalik na kaibigan na si Jiang Xi. Nang malaman ng lahat, pinayuhan siya ng kaibigan na huwag makipaghiwalay sa kanyang asawa sa kabila ng pagtataksil. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang kanyang ideal at maayos na buhay, pati na rin ang pang-ekonomiyang katatagan, ay magigiba sa isang iglap. Di nagtagal, lalo pang lumala ang sitwasyon, dahil ginamit ni Wei Min ang lahat ng ipon na inilaan para sa edukasyon ng kanilang anak para bumili ng isang villa para sa kanyang mga magulang na labis na ikinadismaya ni Lin Shuang. Bawat araw ay mas lalong lumalala kaysa sa nakaraan. Isang gabi, napansin ng babae na ang damit ng kanyang asawa ay amoy pabango ng ibang babae. Ibig sabihin, patuloy pa rin siyang nakikipagkita sa kanyang kabit. Pagod na sa buong sitwasyon, kinaumagahan ay hinarap ni Lin Shuang si Yang Yi at hiniling na layuan na ang kanyang asawa. Ngunit matigas ang loob ng kabit at walang balak gawin ito, sinasabing mahal nila ni Wei Min ang isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Lin Shuang sa kanilang tahanan at nakatanggap ng isang package na naglalaman ng isang maganda at eleganteng damit para sa isang paparating na party. Nang makita ang sukat nito, napagtanto niya na ang damit ay mas maliit at hindi talaga para sa kanya, kundi para sa kabit ng kanyang asawa. Sa kabila ng mga nangyari, pumunta si Lin Shuang sa party kinagabihan na nakasuot ng maganda at nagkunwaring siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Habang napapaligiran ng mga masisipag at matagumpay na tao, nakakaramdam ng pag-aasiwa ang babae dahil hindi nila maunawaan kung paano niya nagawang iwan ang lahat para maging may bahay. Nakaramdam siya ng pagsisisi sa desisyon na yon at napagtanto niyang nagkamali siya, kaya maaga siyang umuwi. Kinabukasan ng gabi, hindi makatulog ng maayos si Lin Shuang dahil sa pag-iyak ng kanyang anak na nagkaroon ng pantal sa buong katawan. Nang makita ito, agad niyang dinala si Kiao sa ospital at tinawagan ang kanyang asawa para ipaalam ang nangyari. Ngunit hindi sumagot si Wei Min dahil abala ito sa kanyang date kasama ang kabit. Sa madaling araw, umuwi ang mag-ina nang hindi hinintay na bumalik si Wei Min. Pagdating ng kanyang asawa, pinagalitan siya ni Lin Shuang dahil hindi ito sumagot sa tawag noong panahong kailangan ng kanilang anak ang tulong at suporta ng parehong magulang. Matapos ang away, ibinenta ng babae ang kanyang engagement ring sa halagang $700 at nakipagkita sa isang kilalang babae na si CJ na isang abogado. Hindi lamang humingi si Lin Shuang ng tulong sa paghahain ng diborsyo, kundi sinabi rin niya ang maselang problema na siya ay walang trabaho at walang pinagkakakitaan, kaya maaaring hindi siya kwalipikado para sa kustodya ng kanyang anak na babae. Maaaring gamitin ni Lin Shuang ang mga ari-ariang nakuha sa kasal, ngunit sa kasamaang palad, nagastos na lahat ito ng kanyang asawa, kaya wala siyang makukuhang pera sakaling magdiborsyo. Dahil dito, pinayuhan siya ng abogado na maghintay muna ng kaunti hanggang makapag-ipon ang kanyang asawa ng mga bagong ari-arian at makahanap siya ng disenteng trabaho bago maghay ng diborsyo. Hindi nagtagal matapos ang lahat ng ito, naganap ang mismong pagkikita ni Lin Shuang at ng kabit ng kanyang asawa. Sa kanilang pagkikita, hiniling ng babae kay Yang Yi na tulungan siyang makuha ang kustodya ng kanyang anak at maibalik ang ilan sa kanyang mga ari-arian, at kapalit nito ay papayag siyang makipagdiborsyo at layuan ang kanyang asawa. Ngunit hindi handang magbigay si Yang Yi at wala siyang balak na gawin ito dahil siya ay isang dukha at kabilang sa pinakamababang antas ng lipunan. Naninirahan sa isang napakasamang apartment na halos abandonado kasama ang kanyang nakababatang kapatid na laging naglalaro ng computer video games. Sa katunayan, ang lahat ng kanyang mamahaling kasuotan, alahas, at handbag ay pawang mga peking kopya lamang, kaya't walang paraan na isusuko ni Yang Yi ang lahat ng mayroon si Wei Min. Kinaumagahan, sinimulan ni Lin Shuang ang paghahanap ng trabaho, ngunit pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na tawag, nadama niya ang depresyon. Nagbago ang lahat nang makita niya ang isang lalaking naghahanap ng taksi. Nag-alok si Lin Shuang ng kanyang tulong, at nang mapagtanto niyang magaling siya dito, nagdesisyon siyang maging isang driver ng taksi. Sa gabi, pumunta ang kanyang asawa sa isang business party upang makakuha ng kontrata at pinangakuan si Yang Yi ng promosyon kung tutulungan siya nito.
Tinanggap ng babae ang alok ng kanyang boss nang walang pag-aalinlangan, ngunit pinilit siya ng mga lalaki sa party na uminom. Nang masyadong makainom si Yang Yi at maging walang magawa, dinala siya ng isa sa mga lalaki sa kanyang bahay. Ngunit sa kabutihang palad, nakita sila ni Lin Shuang na sinagip ang kabit ng kanyang asawa at dinala siya sa kanyang apartment. Kinaumagahan, nalaman ni Yang Yi na hindi siya ang napromote ni Wei Min kundi isang kaklase na labis na ikinagalit ng babae. Nagdesisyon siyang bigyan ng eskandalo ang kanyang kalaguyo tungkol dito, ngunit naniniwala si Wei Min na mas kwalipikado ang kanyang kasamahan at karapat-dapat dito. Ipinangako ng negosyante sa babae na sa lalong madaling panahon ay ipopromote siya, ngunit nagsimulang magduda si Yang Yi kung mapagkakatiwalaan pa ba si Wei Min. Samantala, aksidenteng nakilala ni Lin Shuang ang isang matandang kaibigan at kaklase sa kolehiyo na si Gok Sui, na naging isang matagumpay na negosyante. Ngunit itinatago nito ang kanyang tagumpay sa kanya, at ang katotohanang mahal na mahal niya si Lin Shuang mula pa noong unang araw na nagkita sila. Kasabay nito, lalong nagiging mahirap ang buhay ni Yang Yi dahil umuupa siya ng apartment, ngunit wala siyang pera para bayaran ang renta. Hindi nagtagal, napromote ang kanyang kalaguyo at inilipat siya sa ibang departamento, na lalo pang nagdulot ng pagkabahala sa babae. Ilang araw ang lumipas, pumayag si Yang Yi na tulungan si Lin Shuang kapalit ng 20% komisyon sa perang makukuha. Unang-una, kailangan nilang makahanap ng ebidensya na niloloko ni Wei Min ang kanyang asawa. Para magawa ito, iminungkahin ni Yang Yi na pumunta ang lalaki sa museo, kung saan hindi lang sila tumingin sa mga painting kundi naghalikan din ng masidhing pagmamahal. Sa puntong ito, nakita sila ni Lin Shuang na sinampal ang kanyang asawa at ang kabit nito, pagkatapos ay sinimulan niyang i-blackmail si Wei Min upang ibigay sa kanya ang pera at mga ari-ariang naging kanyang pag-aari dahil sa kasal. Mula sa araw na yon, nagsimulang iwasan ni Wei Min ang kanyang kabit at lumayo dito, hindi sinasagot ang mga tawag ni Yang Yi. Galit na bumili ang babae ng isang bouquet ng bulaklak, nagpapanggap na marami siyang tagahanga. Umaasa siyang maniniwala si Wei Min na may iba pang nanliligaw sa kanya at ito ay pagsiselosa ng lalaki. Kasabay nito, ang ama ni Lin Shuang ay napunta sa ospital dahil sa nabaling binti. Nang makipagkita sa kanyang ama, natuklasan ng babae na mas inaalagaan siya ni Gu Shuya kaysa sa kanyang manugang. Dahil dito, nagalit si Wei Min sa kanyang asawa at hiniling na itigil niya ang kanyang trabaho bilang driver ng taksi upang mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Ikinuwento niya ito sa kanyang mga magulang, ngunit matindi ang kanilang pagtutol, iniisip na hindi makatarungan na mag-resign siya sa trabaho at hindi na kayang alagaan mag-isa ang kanyang anak na babae. Nang mapagtanto na wala na siyang oras na masasayang, nagdesisyon si Lin Shuang na maghanap ng magandang trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya. Kinabukasan, dumalo ang babae sa ilang mga interview, ngunit hindi sigurado ang mga leader ng mga kumpanya ng teknolohiya sa kanyang mga kwalipikasyon dahil wala siyang karanasan at hindi pa siya nagtrabaho dati. Ilang araw ang lumipas, dumalo ang mag-asawa sa isang party kasama ang kanilang anak. Sa isang punto, nagsimulang mangati ang babae na nagdulot ng pagkabalisa kay Lin Shuang. Lalo pa siyang kinabahan nang makita niyang dumating si Yang Yi sa party na nakasuot ng magandang damit. Sa kabila ng atensyon ng mayamang lalaki sa kanyang kabit, tinanggihan niya ito at nang bumalik sa bahay, tinanggap ng asawa ang kanyang pangako na hindi na siya kailanman pagtataksilan. Sa pagtatangkang ipakita ang kanyang sinseridad, nagpadala si Wei Min ng kalahating milyong dolyar para sa edukasyon ng kanilang anak na babae. Kinabukasan ng gabi, muling nagkita ang asawa at dating kalaguyo upang talakayin ang mga nangyari. Pinayuhan ni Lin Shuang ang babae na hanapin na lamang ang sarili niyang kaligayahan, ngunit mahal ni Yang Yi ang kanyang asawa at handang gawin ang lahat upang makasama siya. Kasabay nito, nagsimulang maging masama ang lagay ng kumpanya ni Wei Min at naapektuhan nito ang parehong negosyante at ang kanyang kasama. Sa isang punto, nagkaroon ng tagas ng impormasyon na nagdulot ng malaking pagkawala sa pananalapi. Nang malaman na nag-leak din ng impormasyon ang kanyang asawa, hiniling ni Lin Shuang kay Yang Yi na tulungan siyang makahanap ng ebidensya upang ibunyag ang ginawang kalokohan ng negosyante. Sa parehong araw, nakatanggap ng balita si Lin Shuang na siya ay tinanggap bilang isang assistant sa isang kumpanya. Agad siyang nagtungo doon at nalaman na ito ay gawa ng kanyang matagal nang kakilala na si Gu Shui. Inimbitahan ni Wei Min si Yang Yi sa isang marangyang restaurant, kung saan humingi siya ng tawad at ipinangakong hindi na siya pagtataksilan muli. Hindi tulad ng kanyang asawa, naniwala ang inosenteng kabit sa kanyang mga salita at binura ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa data leak upang walang makaalam na si Wei Min ang may gawa nito. Hiniling ni Lin Shuang na magising na siya sa katotohanan, ngunit ito'y walang saysay, dahil si Yang Yi ay masyadong bulag sa pagmamahal, na humantong sa isa pang pagtatalo. Maikli lang ang ligayang nadama ni Yang Yi, dahil ilang araw ang lumipas, hiniling ng kanyang kalaguyo na gumawa siya ng isang lihim na pagre-record ng audio kasama ang business partner nito upang ilantad siya. Nagtagumpay ang plano ni Wei Man, ngunit alam ng lahat ng mga katrabaho kung sino ang nag-setup sa isang negosyante. Simula sa susunod na araw, nagsimulang umiwas ang mga kasamahan kay Yang Yi at sinimulang iwasan ang pakikipag-socialize sa kanya, na labis na nakasakit sa damdamin ng babae. Samantala, naglakad-lakad si Lin Shuang at biglang napansin ang mga pink na bola at mga palaso na nagtuturo sa kanya ng isang partikular na ruta. Sumunod sa mga palatandaan, nakarating ang babae sa universidad, kung saan nakatagpo niya ang kanyang asawa na napapalibutan ng daan-daang lobo.
Lumalabas na ito ang dekada ng kanilang kasal, at hindi lamang naghanda si Wayman ng isang sorpresa para ipagdiwang, kundi lumuhod pa siya upang magbigay ng singsing at mag-alok na muling i-renew ang kanilang mga pangako. Nakita ni Yang Yi ang mga larawan ng nangyayari online at nakipagkita kay Lin Shuang upang talakayin ang kanyang ginawa. Inamin ang asawa ng negosyante na pumayag siya sa alok, ngunit para lamang mapanatili ang itsura ng isang relasyon. Sa gabi, nakatanggap si Yang Yi ng regalo mula sa kanyang kalaguyo at nakipag-date sa kanya sa isang marangyang restaurant. Pagkatapos ng hapunan at ilang inumin, nanumpa ang magkasintahan ng kanilang pagmamahalan, ngunit unti-unting napagtanto ni Yang Yi na ginagamit lamang ni Wayman ang kanyang pagiging inosente at bulag na tiwala. Kinabukasan, tuluyan nang nakumbinsi ang sekretarya na ginamit lang siya ng negosyante. Natuklasan ng kumpanya na nagdelete siya ng ilang mahahalagang impormasyon, ngunit sa parehong oras ay walang ginawa si Wayman upang protektahan ang babae. Nang mapansin na hindi pa nakakauwi ang kanyang kapatid, ipinabatid ng kapatid ni Yang Yi kay Lin Shuang at nagsimula silang maghanap ng babae. Hindi nagtagal ay nakita nila itong lasing sa isang bar, nangangarap ng paghihiganti laban sa mayamang lalaking nagtaksil sa kanyang damdamin. Handa na si Yang Yi hindi lamang natulungan si Lin Shuang, kundi gawin din ang lahat upang tuluyang masira ang manluloko. Makalipas ang kaunting panahon, sinabi ng mayamang lalaki kay Yang Yi na tutulungan siyang makahanap ng bagong trabaho, ngunit galit na nag-react ang babae, na nangakong gagawin ang lahat upang pagsisihan ng lalaki ang kanyang asal. Kinabukasan, dumating si Yang Yi sa opisina na nakaayos at may ngiti sa mukha, na nakakuha ng atensyon ng maraming kasamahan. Makalipas ang kaunting panahon, opisyal na pinaalis ni Wayman ang kanyang assistant, pinilit siyang mag-impake at umalis sa opisina ng tuluyan. Si Lin Shuang kasama ang kanyang anak at ang mga magulang ng kanyang asawa ay nag-enjoy sa isang bakasyon. Nang biglang dumating ang dalawang bandido sa bahay, humihingi na bayaran ng ama ni Wayman ang kanyang utang. Nang dumating sila, nakita ng mga magulang ng babae ang nangyayari at nagdesisyon na makialam. Ngunit biglang nagkasakit ang ama ni Lin Shuang at bumagsak sa sahig, nawala ng malay at pagkatapos ay dinala sa ospital. Sa parehong araw, isang bagong empleyado na nagngangalang Joyce ang dumating sa kumpanya ni Wayman, isang magandang babae na nakakaakit ng atensyon ng lahat, kabilang ang simpatya ng kanyang bagong boss. Hindi nagtagal ay nalaman na si Joyce ay hindi lamang isang malakas at demanding na babae, kundi anak din ng isang makapangyarihang lalaki. Nang malaman ito, handa si Wayman na makipagtulungan sa kagandahan at tulungan siya tuwing kailangan niya ito. Samantala, ang relasyon ni Lin Shuang at Yang Yi ay nagiging mas mabuti at mas matatag. Maaaring ituring na silang magkaibigan, ngunit sa ngayon, hindi pa ganun ang kaso. Si Zai, ang nakababatang kapatid ni Yang Yi, ay nahulog ang loob kay Lin Shuang at nagdesisyon na magpahanga sa kanya. Si Zai ay nagtrabaho bilang isang ahente ng real estate at sinubukang makilala si Lin Shuang at ang kanyang anak na pinapakita ang kanyang pag-aalaga at atensyon sa kanila. Aksidenteng nakatagpo ang kanyang dating kalaguyo na tinrato ni Wayman ng may pag-aalipusta na labis na ikinagalit ng babae. Pagkatapos makipagkita kay Lin Shuang, inamin niya na galit siya sa kanyang dating kalaguyo, ngunit natatakot siyang maghiganti dahil naniniwala siyang maaaring magdulot ito ng mga problema para sa kanyang reputasyon. Makalipas ang kaunting panahon, nagkita sina Wayman at Gu Shuya upang talakayin ang isang posibleng kolaborasyon sa pagitan ng kanilang mga kumpanya. Inimbitahan ni Gu Shuya si Yang Yi bilang isang eksperto upang sumama sa pagpupulong. Sinamantala ng dating kalaguyo ang pagkakataon at ipinagyabang na siya ang nagturo sa babae ng lahat ng alam niya. Nanatiling matatag at di matitinag si Gu Shuya, at sa panahon ng negosasyon, iginigiit niya na dapat ayusin ng kumpanya ni Wayman ang kontrata sa lalong madaling panahon, kung hindi ay wala ng kolaborasyon na magaganap. Nang mapagtanto na siya ay nasa mahirap na posisyon, hiniling ni Wayman kay Yang Yi na bumalik sa kumpanya at tulungan siyang lutasin ang problema. Hindi nagtagal, nagkita sina Wayman at Joyce na bumili ng cake para sa kanya bilang paggunita sa kanyang karawan. Habang nag-uusap tungkol sa buhay at maliliit na problema, nagsimulang makaramdam ng simpatya ang kagandahan para sa lalaki, nang hindi namamalayan kung anong klaseng tao ito. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Yang Yi kay Lin Shuang na may bago na siyang kalaguyo, na si Joyce ang magandang babae. Hindi nagulat ang asawa ng mayamang lalaki, at hindi siya nag-react sa balita. Alam niyang ginagamit lang nito ang mga tao, at si Joyce ay hindi exception. Ang babae ay anak ng isang makapangyarihang tao na nangangahulugang gagamitin ni Wayman ang kanyang pagiging inosente upang isulong ang kanyang sariling negosyo. Sa parehong araw, nag-ipon ng lakas ng loob si Zai at inamin ang kanyang damdamin kay Lin Shuang. Ang babaeng may asawa ay mas matanda kaya tinanggihan niya ang binata at inalok na maging magkaibigan na lamang sila. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Lin Shuang sa kanyang bagong lugar ng trabaho at sa una ay nakakaramdam ng takot, ngunit mabilis na nakapag-adjust at nakahanap ng common na lengguwahe sa team. Hindi nagtagal at napagtanto ni Lin Shuang at Yang Yi na hindi lang galit nila kay Wayman ang nagbibigkis sa kanila, kundi pati na rin ang tunay na pagkakaibigan na nabuo sa kanilang pagitan sa panahong ito. Suportado ni Yang Yi ang kanyang kaibigan sa oras ng pangangailangan at hiningi na patuloy na sanayin si Lin Shuang sa trabaho sa kumpanya ni Gu Shui.
Isang gabi, inamin ng kaibigan at dating kaklase na si Lin Shuang ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang subukan ang kanyang makakaya na maging mas mabuting tao. Siya ay isang magaling na estudyante sa kolehiyo at pinangarap niyang maging tulad ni Lin Shuang. Kinabukasan, nagpunta sa isang business trip sina Wayman at Joyce kung saan nag-spend sila ng oras na magkasama. Sinamantala ni Lin Shuang ang pagkakataon at nilagdaan ang divorce certificate mula sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad, sinabi ng abogado ni CG na kahit na may stable na trabaho siya, mataas pa rin ang posibilidad na ang kanyang asawa, hindi siya, ang makakakuha ng kustodya ng kanyang anak na babae. Dahil sa katotohanan ito, nagdesisyon si Lin Shuang na maghintay pa ng kaunting panahon para hintayin ang pinakaangkop na pagkakataon upang mag-divorce. Samantala, bumalik si Joyce mula sa business trip at nagtungo sa bahay ng kanyang ama. Nang malaman ng kanyang ama na nakikipagrelasyon siya kay Wayman, mahigpit na ipinagbawal ng lalaki na magkita pa silang dalawa dahil kasal na ang negosyante. Ngunit hindi sumunod si Joyce sa utos ng kanyang ama dahil siya ay umiibig sa negosyante. Ilang araw ang lumipas, isang eleganteng party ang ginanap kung saan nagpakita sina Wayman at Joyce bilang isang magkasintahan. Hindi nagtagal, dumating din sa party sina Yangi at Busuya na mukhang magkasintahan na nagulat sa mga nakapaligid. Mas lalo pang nagulat ang mga tao nang makita na parehong dress ang suot ni Yangi at Joyce na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Matapos nito, naging sentral na figura si Yangi sa team at sinubukan muli ni Wayman na ipakita ang simpatya sa kanya. Ngunit mas matalino na ang babae ngayon at tinanggihan niya ang lalaki. Samantala, nakikipag-usap si Lin Shuang sa kanyang kasamahan na naniniwalang si Gusuya ay isang gwapo at matalinong tao na pinapangarap ng lahat ng babae. Naaalala ni Lin Shuang ang magagandang sandaling kaugnay sa kanya mula sa kanyang mga araw sa unibersidad at napagtanto niyang hindi siya ganoon noon. Kinabukasan, hinarap ni Lin Shuang at Yangi ang cellphone ni Wayman, hinahanap ang ebidensya na naglipat siya ng malalaking halaga ng pera sa hindi kilalang mga bank account. Matapos suriin ang mga dokumento, kinumpirma ng abogado na talagang nagnakaw si Wayman ng pera na naugnay sa mga ari-arian ng pamilya upang hindi niya ito maibahagi sa kanyang asawa. Labag ito sa batas at handa na si Sigi na gamitin ang ebidensyang ito sa korte. Sa gabi, inamin ni Joyce ang kanyang pagmamahal kay Wayman, ngunit tinanggihan siya ng lalaki na pinaalalahan ng kasal na siya. Dahil sa sakit ng loob, naglasing ang babae at nagtungo sa pinakamalapit na karaoke bar kung saan nakita siya ng kanyang ama. Hirap na pigilan ang luha, hiniling ni Joyce sa kanyang mga magulang na kausapin si Wayman at kumbinsihin siyang makasama siya, ngunit tumanggi sila, alam na masama ang taong ito at mas nararapat pa ang kanilang anak. Hindi sumang-ayon sa opinyon ng kanyang mga magulang, naging mapusok si Joyce at umalis ng bahay nang may luha sa mata at biglang nakatagpo si Wayman. Nang malaman ang sitwasyon at itinago si Joyce mula sa ulan, umupa ng kwarto sa hotel ang negosyante, ngunit hinalikan siya ng babae na naging dahilan upang magkasama silang magpalipas ng gabi. Matapos ang insidente, patuloy na pinilit ni Joyce ang kanyang mga magulang at di nagtagal ay ipinaalam kay Wayman na nahikayat niya silang sumama sa kanyang kumpanya. Nalaman ni Yangi at Lin Shuang ang lahat ng ito, ngunit hindi na sila nagulat na isang mayaman at gwapong lalaki ang nakapanloko muli ng isang inosenteng babae. Sa gabi, pinayuhan ng ina ni Joyce ang kanyang anak na lumayo sa mapanlinlang na si Wayman, ngunit matigas ang ulo ng babae at idineklara niyang handa siyang gawin ang lahat upang makasama ang lalaking ito. Nang marinig ang pag-uusap, idineklara ni Wayman na mahal niya si Joyce at nais niyang makasama siya. Ngunit hindi itinuloy ng ina ng babae ang usapan. Makalipas ang kaunting panahon, tinanong ni Joyce kung gaano katagal bago mag-divorce si Wayman kay Lin Shuang at pinangako niyang gagawin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa parehong oras ay hiniling na panatilihing lihim ang kanilang relasyon upang walang sinuman ang makialam sa kanilang kaligayahan. Ilang araw ang lumipas, ipinakilala ni Wayman si Joyce sa kanyang mga magulang na ipinahayag na magdi-divorce siya kay Lin Shuang. Sa kabila ng pagkabigla, suportado nila ang kanilang anak at tila naging mapagpasyang bahagi ito. Kinabukasan, tumawag si Lin Shuang sa kanyang asawa tungkol sa hindi makapagbayad sa tindahan. Inamin ng lalaki na binlock ang kanyang card dahil marami siyang gastos at sadyang nilimitahan ang akses sa pondo upang hindi siya maging magastos. Sa kabila ng asal ng kanyang asawa, labis na nagalak si Lin Shuang dahil naatasan siyang mamuno sa susunod na proyekto ng kumpanya. Labis na naantig ang babae sa tiwala na ibinigay sa kanya at pinasalamatan si Gushui para dito, ngunit hindi iniisip ng lalaki na may espesyal siyang ginawa dahil hindi niya pinagdududahan ang kakayahan ng babae. Sa gabi, nalaman ni Lin Shuang na bumili ang kanyang asawa ng bahay gamit ang perang pag-aari nilang dalawa. Kinabukasan, pumunta ang babae sa isang party kung saan aksidente niyang nakatagpo ang kanyang asawa. Nang malaman niyang kasama si Joyce, nagpa siya ang asawa na yakapin ang kanyang asawa na nagdulot ng selos sa kanyang bagong kalaguyo. Galit, umalis si Joyce, ngunit agad siyang sinundan ni Wayman sa kanyang lugar upang patahanin ang babae at ipaalam ang isang sorpresa. Kinabukasan, pumunta ang mag-asawa sa isang tindahan ng alahas upang bumili ng singsing para sa kasal. Doon nakita ng batang si Kiao ang kanyang ama at ang kalaguyo nito at siya ay umiyak ng husto at nahimatay na nagresulta sa kanyang pagkakaospital. Sa ospital, nag-away ang mag-asawa at sa wakas, iminungkahi ni Wayman ang pagdidiborsyo.
Idineklara niyang siya ang magiging tagapag-alaga ng kanilang anak, naniniwalang hindi magiging mabuting ina si Lin Shuang at dapat siyang iwanan na. Dinagtagal, pinalayas niya ang kanyang asawa sa apartment at ibinenta ang ari-arian. Nagalit si Lin Shuang dahil kailangan niyang maghanap ng bagong matitirhan. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang asawa, ngunit iniisip nito na tama ang kanyang ginawa, dahil nagdidiborsyo na sila at hindi na dapat magkasama pa. Sa kabutihang palad para kay Lin Shuang, nakahanap si Gu Shuya ng komportableng bahay para sa kanya sa magandang presyo, na nakalutas sa isyu ng tirahan. Kalaunan, nalaman na nagsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Zai dahil sa pandaraya. Dahil dito, nagkaroon ng malaking utang si Zai sa mga biktima bilang moral na kompensasyon. Sa pagkadesperado, humingi ng tulong si Yang Yi sa isa sa kanyang mga kasamahan na pautangin siya ng pera. Pumayag si Minbo ng walang pag-aalinlangan, ngunit nagbago ang isip nito kalaunan dahil wala siyang sapat na pera. Dinagtagal, nalaman ni Wayman na ang kanyang dating asawa ang namumuno sa bagong proyekto ng kumpanya ni Gu Shuya at nagdesisyon siyang makipagkita sa kanya. Humiling ang dating asawa na alisin si Lin Shuang sa proyekto, ngunit tumanggi si Gu Shuya dahil may tiwala siya sa babae at naniniwala sa kanyang kakayahan. Kinabukasan, nadiskubre ni Lin Shuang na may malalaking problema sa proyekto na maaaring magdulot ng maraming suliranin sa kanilang kumpanya. Nang mapagtanto niyang siya ang responsable dito bilang project manager, nagpa siya ang babae na magbitiw sa tungkulin. Kalaunan, nalaman ni Lin Shuang na kinuha ng kanyang dating mga kamag-anak ang kanyang anak sa paaralan nang hindi siya kinokonsulta. Sa kanyang pagtatangka na mahanap ang kanyang anak, nakipagkita si Lin Shuang sa kanyang asawa at humingi ng paliwanag kung nasaan si Chao. Tumanggi ang asawa na sabihin ang totoo, ngunit nangako itong papayagan silang magkita muli kung pipirma si Lin Shuang sa kasunduan ng diborsyo nang hindi tumatanggap ng anumang pera. Matapos malaman ang lahat ng ito, nagpa siya si Yang Yi na makipagkita kay Joyce upang bigyan siya ng babala tungkol sa masamang pagkatao ni Wei Min. Tulad ni Joyce, matagal na ring naging kalaguyo ng negosyante si Yang Yi at napagtanto niyang kaya nitong magtaksil at manlin lang. Sa kabila ng mapanghikayat na talumpatin ni Yang Yi, hindi naniwala si Joyce sa kanya at sa gabi nakipagkita siya sa kanyang ama, ngunit itinakwil siya nito dahil sa kanyang relasyon kay Wei Min. Kalaunan, nakipagkita ang babae sa negosyante at sa kanilang pagtatalo, binalaan niya ito na may isang buwan lamang siyang natitira upang magdiborsyo, kung hindi magtatapos ang kanilang relasyon at magsisimula ang malalaking problema. Ilang araw pagkatapos nito, nag-organisa si Wei Min ng isang engagement dinner kasama si Joyce, ngunit naabala sila ni Lin Shuang. Nagalit na ipinaalam sa lahat ng naroon na kinidnap ng kanyang asawa ang kanilang anak at hindi niya ito pinapayagang magkita. Dinagtagal, nalaman ng lahat ang insidente, kabilang ang mga may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Wei Min. Nagdesisyon ang board of directors na patawan ng parusang pinansyal si Wei Min, ngunit patuloy na nananatili si Joyce sa tabi ng lalaki sa kabila ng mga problema at pagtatalo sa kanyang mga magulang. Dinagtagal, nagkita ang mag-asawa kasama ang kanilang mga abogado upang talakayin ang kanilang nalalapit na diborsyo. Pinakanais ni Lin Shuang na makita ang kanyang anak, ngunit pumayag lamang si Wei Min sa kondisyong isusuko ni Lin Shuang ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang mapagtanto niyang magiging mahirap ang kanyang kalagayan, pumayag si Lin Shuang para lamang makita si Chao, at sa wakas, opisyal na silang nagdiborsyo. Dinagtagal pagkatapos nito, nagsimula ng sariling negosyo sina Lin Shuang at Yang Yi, nakasama ang mga dati nilang kasamahan. Masaya si Joyce dahil ngayon si Wei Min ay para na lamang sa kanya. Ipinahayag ng babae na siya ay buntis, ngunit hindi nagpakita ng emosyon ang lalaki dahil kailangan pa nilang planuhin ang isang marangyang kasal. Wala siyang pera para dito sa ngayon at iminungkahi ni Wei Min na maghintay muna ng kaunti at ipagpaliban ang kasal. Nagkaroon din ng alitan ang lalaki sa kanyang mga magulang dahil hindi pa niya nababayaran ang bahay na ipinangako niyang ibibigay sa kanila. Ilang sandali pagkatapos, opisyal na binuksan ni Lin Shuang ang isang maliit na kumpanya ng teknolohiya na ang misyon ay gawing mas madali ang buhay ng mga kababaihan. Patuloy na umunlad ang relasyon ni Lin Shuang at Gu Shuya at hindi nagtagal ay naging mabuting magkaibigan sila. Isang araw sa isang gabi ng paglalakad, napagtanto ng babae na si Gu Shuya ay hindi lamang isang kahanga-hangang tao, kundi isang lalaking nagpaparamdam sa kanya ng mabuti. Iminungkahi ni Yang Yi sa lalaki na manligaw kay Lin Shuang, ngunit tumanggi ito, sinabing wala siyang nararamdaman para sa kanya na isang kasinungalingan. Kinabukasan, nagbigay si Gu Shuya ng ilang payo kay Lin Shuang upang mapaunlad ang kanyang kumpanya. Habang patuloy na ginugugol ng lalaki ang mas maraming oras kay Lin Shuang, nagluluto siya para sa kanya ng tanghalian at tinutulungan siyang kumbinsihin ang isang sikat na programmer na sumali sa kanyang kumpanya. Ilang araw pagkatapos nito, pumunta si Wei Min sa mall kasama ang kanyang anak na si Chao. Habang naglalakad, hindi inaasahang ipinaalam ng bata sa kanyang ama na si Lin Shuang at Yang Yi ay matalik na magkaibigan. Dahil dito, napagtanto ng negosyante na ang lahat ng kanyang problema ay binalak ng mga babae na nagdesisyon na maghiganti sa kanya.
Samantala, nakipagkita si Lin Shuang kay Joyce, at sinubukan ng bagong fiancé ni Wei Min na insultuhin ang kanyang dating asawa. Ngunit magalang na nagpasalamat si Lin Shuang sa kanya, dahil tinulungan siya nitong makalaya mula sa kanyang dating asawa, at pinayuhan siyang mag-ingat sa kanya, dahil hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Di nagtagal pagkatapos, naghanda si na Wei Min at Joyce para sa isang marangyang kasal. Ngunit binaliwala ng mga magulang ng babae ang kaganapan, at hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Sa isang punto, nagdesisyon si Joyce na isuko na ang kasal. Ngunit huli na, dahil dumating na ang mga magulang ng groom para sa selebrasyon, pati na rin ang kanyang mga magulang upang panoorin ang kasal mula sa gilid. Tila perpekto ang party, ngunit sa isang punto, nagsimulang bumagsak ang lahat. Nangako ang mga magulang ni Joyce na sisirain ang kanyang asawa kung susubukan niyang saktan ang kanilang anak. Nang marinig ito, nagkaroon ng malaking iskandalo ang ina ng groom, kasabay nito, nadama ni Lin Shuang ang depresyon tungkol sa negosyo, dahil hindi niya inaasahan na magiging mahirap at nakaka-stress ang pagiging boss. Hindi na matiis ang hirap, hindi na napigilan ng pobreng babae ang kanyang mga luha, at umiyak sa harap ni Gu Shui. Sa kanyang pagtatangkang suportahan si Lin Shuang, nagdesisyon siyang mag-invest sa kanyang kumpanya upang mapabuti ang kalagayang pinansyal ng babae. Di nagtagal pagkatapos, nagdesisyon ang mga magulang ni Wei Min na lumipat sa bahay ng kanilang anak, na naging dahilan ng iskandalo kay Joyce, na nagkulong sa banyo bilang protesta. Nagdulot ito ng maraming problema sa loob ng bahay, kaya ipinangako ni Wei Min sa kanyang mga magulang na maghahanap siya ng bagong tirahan para sa kanila. Sinubukan ni Lin Shuang na makahanap ng mga mamumuhunan, ngunit wala ni isa ang interesado sa kanyang kumpanya, na nagpahirap sa babae. Ilang araw pagkatapos nito, nalaman niyang may isang kumpanyang handang mag-invest sa kanyang negosyo at makipagtulungan. Labis na nasasabik at masaya si Lin Shuang dahil ang kanyang mga pagsisikap at dedikasyon ay sa wakas ay nagbunga. Sa gabi, nagpa siya si Gu Shui na ipagtapat ang kanyang pag-ibig sa babae, ngunit naputol ang kanilang usapan nang may tumawag sa telepono. Kinabukasan, sinubukan niyang muling ipagtapat ang kanyang nararamdaman at naghanda ng isang maliit na birthday cake. Ngunit nawala ng lakas ng loob si Gu Shui, kaya siya ay nagalit sa sarili. Sa gabi, narinig ni Joyce ang usapan ng kanyang asawa at napagtanto niyang naglalabas ito ng mahalagang impormasyon sa ibang mga kumpanya na maaaring magdulot sa kanya ng problema sa batas. Nabahala ang babae dahil maaari itong magkaroon ng problema sa batas, ngunit ayaw pakinggan ni Wei Min ang kanyang mga pangaral. Kinabukasan, nakipagkita si Lin Shuang sa isang profesor sa universidad na nag-imbita sa kanya sa isang kumperensya. Napag-alaman na nandoon si Gu Shui na nagbibigay ng lecture, at sa isang punto ay tinanong siya tungkol sa kanyang personal na buhay. Ipinagtapat ng lalaki na mahal niya ang isang babae sa loob ng 15 taon, at labis na nagulat si Lin Shuang dahil napagtanto niyang siya ang tinutukoy. Pagkatapos ng kumperensya, nangumpisal si Lin Shuang ng kanyang pagmamahal sa babae. Ngunit natatakot silang magsimula ng bagong relasyon matapos ang mahirap na diborsyo sa kanyang dating asawa. Hinihingi ng babae sa lalaki na maghintay muna upang bigyan siya ng oras para mag-isip, sinabi ni Lin Shuang ang lahat sa kanyang bagong kaibigan. Hinikayat niyang si Lin Shuang na pakinggan ang kanyang puso upang hindi niya pagsisihan ang desisyon sa hinaharap. Samantala, nalasing si Wei Min sa isang party, hindi pinapansin ang mga tawag ni Joyce at hindi umuwi hanggang sa halos umaga na. Pagdating ng kanyang asawa, ipinakita ni Joyce ang pangangalaga at atensyon kahit nagalit siya sa kanya. Habang lasing si Wei Min, binabanggit nito sa pagtulog na si Lin Shuang ay isang kahanga-hangang asawa na ikinainis ni Joyce na ibinuhos ang isang baso ng tubig sa kanyang mukha at umalis papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Ilang araw pagkatapos nito, ginanap ang isang technical review meeting upang subukan ang pagganap ng mga imbensyon at ang kanilang kakayahang magtagumpay sa merkado. Sa pagsusuri, nanalo ang kumpanya ni Lin Shuang, ngunit kalaunan ay napunta sa huling pwesto, na ikinagalit ng babae at labis na ikinatuwa ni Wei Min. Hindi nagpatinag ang team ni Lin Shuang at nagpa siya silang magtrabaho ng mas mabuti upang maabot ang tuktok. Sa parehong oras, pinilit ng mga magulang ni Joyce si Wei Min na pumirma sa isang prenuptial agreement, kung saan sumang-ayon siya na lahat ng kanyang mga ari-arian ay mapupunta sa kanyang asawa at kung magdiborsyo sila. Kukunin nito ang karamihan ng kanyang pera at ari-arian. Samantala, patuloy na lumalaki ang kumpanya ni Lin Shuang at nakakahanap ng mga bagong sponsors. Ang relasyon ni Lin Shuang at Gu Shuya ay patuloy na umuunlad at tila magiging magandang magkapareha sila, ngunit hindi pa handa ang babae para rito. Di nagtagal, nagkaproblema si Wei Man dahil nagsimula na ang imbestigasyon ng pulisya sa kaso ng pandaraya na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Humingi siya ng tulong sa ama ni Joyce, ngunit tinanggihan siya ng matanda dahil ayaw niyang makulong kasama siya. Kalaunan, nakiusap si Wei Man kay Joyce na buntis na kausapin ang kanyang ama, ngunit nakita na rin ng babae ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa at tumanggi na rin itong tulungan siya. Sa galit, idineklara ni Wei Man na pinagsisisihan niyang pinakasalan ang babae. Umalis ng bahay si Joyce na umiiyak at bigla siyang nakaramdam ng sakit dahil siya ay naglabor. Nagkataong malapit si Lin Shuang at Yang Yi at tinulungan nila ang babae na makarating sa ospital kung saan isinilang ang kanyang anak na lalaki. Matapos malaman ang maduming gawain ni Wei Man, ni-record ni Yang Yi ang kanyang usapan sa isa pang negosyante gamit ang kanyang cellphone.
Nang mapansin nito, hinabol siya ni Wayman at ipinag-utos na burahin niya ang video o kung hindi mapupunta rin siya sa kulungan. Binigyan ni Yangin ng karapat-dapat na pagtanggi si Wayman at umalis ito, ngunit hindi natapos ang kanyang mga problema doon. Nagdesisyon si Joyce na magdiborsyo at hindi papayagan ang kanyang asawa na makita ang kanilang anak. Sinubukan ni Wayman na tumutol, ngunit hindi siya pinayagan ng mga makapangyarihang magulang ni Joyce na gipitin ang kanilang anak. Sa desperasyon, pumunta si Wayman sa parke, kung saan naalala niya ang masasayang sandali kasama ang kanyang unang asawa at si Chow. Kinabukasan, sa wakas ay sinabi ni Lin Shuang ang kanyang matamis na yes kay Gu Shui, pagkatapos nito siya at si Baby Chow ay naging isang masayang pamilya. Habang pinapanood sila mula sa malayo, galit si Wayman at napagtanto niyang nawala na ang lahat ng meron siya. Nadismaya sa sarili, sumuko si Wayman sa mga pulis upang makulong at pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Kalaunan, hindi lamang naging magkapareha si Lin Shuang at Gu Shui, kundi pinagsama rin nila ang kanilang mga negosyo, na lumikha ng isang prestihiyosong kumpanya ng teknolohiya. Sa isang eksibisyon, inayos ni Gu Shui ang isang sorpresa para sa babae at lumikha ng romantikong atmosfera, nagpropose ng kasal sa kanya. At walang pag-aalinlangan na pumayag si Lin Shuang. Ilang linggo pagkatapos, sila'y nagpakasal. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.